ng Watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Usap-usapan pa rin ngayon ang Eid Bulaga at isang netizen nga ang nagtanong. Papalitan daw ng Eid Bulaga ang showtime sa Channel 5. Totoo ba? Iyan nga ang naging tanong ng isang netizen matapos nga na ma-interview kamakailan lamang si Tito Zen matapos ang kanilang resignation sa TIP Incorporated. Sinabi ni Tito Zen na agad-agad ay tatlong network ang nakipag-ugnayan sa kanila para nga doon ay iyere na muli ang kanilang show na ayon nga sa balibalita ay tatawagin mo ng double cards. But wala namang kinumpirmang ganyan si Tito Zen sa naging interview sa kanya sa 1PH. Sa balibalita na papalitan ang showtime ng Eid Bulaga sa TV5 ay wala pa tayong alam kung ito ba ay may katotohanan. Ang tanging alam natin ay ang pakikisimpatya ni Kim Chu at ni Ann Curtis sa nasabi nga po o sa nangyari sa Eid Bulaga. Nagpahayag ng pakikisimpatya ang showtime host na sina Ann Curtis at Kim Chu sa naganap na pagbibitiw ng TVJ at ang iba pang host ng Eid Bulaga sa longest running noontime show at mahigpit na karibal nila sa noontime. Doon ay nakapanayam nga si Ann Curtis sa renewal of contract niya bilang National Ambassador ng United Nations International Children's Emergency Fund of UNICEF noong Hunyo. A1, kasama ang kapwa-ambassador na si Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Say ni Ann, kahit magkaribal sila, bilang noontime show ay hindi nawawala ang paggalang at pag-idolo nila rito. You know, we will always look up to Eid Bulaga. They are the longest running noontime show in the Philippines. And I mean, what a journey they have been throughout the years. We will always idolize them because they have set a benchmark for noontime variety show. Yan ang say ni Ann Curtis. Si Kim naman ay nagpahayag din ng kanyang pakikisimpatya. Siya ay nakapanayam sa media conference ng kanyang bagong endorsement. Change is nandyan talaga yan eh. Parang hindi naman natin mababago yan. And then, yung high respect ng bawat isa sa TVJ is really there. Kahit saan man sila makapunta or magpunta or kung anuman, walang tao na hindi nakakakilala sa kanila. Sobrang taas ng pagrespeto natin sa kanila, say ni Kim, na itinuturing na kalaban nga daw ang Eid Bulaga ng mga netizen ng Eid Showtime. Samantala, matapos nga ang resignation nitong sila Tito Vic and Joey, ay nag-follow naman agad-agad sa kanila ang iba pang host ng Eid Bulaga na ang nasabi nga pong resignation letter ay agad-agad na kumalat sa social media. Marami nga daw ang nabigla nang kumalat ang resignation letter na iba pang double cards host ng longest noontime show na Eid Bulaga noong July 1. Matapos ang pamamaalam nila dating Senate President Tito Soto III, Vic Soto at Joey De Leon noong May 31 sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel. Sa araw na iyon, sana ang formal na pamamaalam ng TVJ sa ere, subalit hindi raw sila pinayagan ng management na umere ng live. Kaya replay ang napanood sa mga television noong May 31. Ngunit hindi, nagpapigil ang TVJ at ginawa ang anunsyo sa YT channel ng Eid Bulaga. Nakapost din sa official na Facebook page ang spells na kanilang sinabi. Sa ibinahaging litrato naman ng misis ni Vic na si Pauline Luna Soto, makikitang naka-address ang naturang resignation letter kay Mr. Romeo Halusos Jr., President and CEO ng TIP Incorporated, ng kampanyang producer ng Eid Bulaga. Sa katawan ng liha, mababasa naman ang ganito. Dahil po sa mga nangyari kami po ay magpapaalam na sa TIP Incorporated simula ngayong araw, May 31, 2023. Sa ibaba, nakalagda sa kanilang mismong sulat kamay si Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros, Jowa Pau, na sinasabing hinihilot na papalit sana sa TVJ kung sakaling manatili sila sa EB. Pumirma rin sa naturang resignation letter sina Alan K. Ryan Agasilio, Raza Medison at Min Mendoza. All the hosts, writers, sales production and cameramen followed suit immediately after TBJ's resignation. Saad sa text a caption ng IG story nitong si Pauline. Kaagad na kumalat ang naging viral ang resignation letter at napagdiskitahan naman ito ng mga netizen dahil sa napakasimpleng direct to the point nito. Naikumpara pa ito sa iba pang resignation letter na karaniwang pinapasa ng isang empleyado sa HR department na naka-address sa may-ari o iba pang mas mataas na immediate superiors na karaniwan ay formal, mahaba at structured. Narito ang ilan sa mga reaksyon at komento ng netizen. Minsan talaga hindi applicable ang mga principles of professional communication sa ilang context. Like this resignation letter, nonetheless, this letter perfectly delivered its message to the recipient. Minsan talaga, umi-exit ka na lang, walang paliwanagan, hahaha. Also, this is real loyalty, hahaha, hindi oportunista. Ano ba yan, noong nag-resign ako, ayaw patanggapin kasi kailangan daw habaan ko pa. Ganito lang pala, sapat na.
Nalulungkot ako na barkads, pero mas nakakalungkot ang resignation letter nyo. Hahaha. Sana nag-chat GPT kayo. Ganito lang pala dapat ang resignation letter. Walang halong ka-etchusan. Yung ganitong resignation letter dapat straight to the point. Hahaha. Ang haba-haba pa nung satin. May pa-thank you pa sa ka-reason ba't aalis, pwede naman palang ganito. Sa baba po mirma si Riza May niya, haha. Samantala, wala pang tiyak na detalye kung ano ang mangyayari sa Bulaga maging sa dating host na nag-resign rito. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.